Para makaiwas sa mahabang pila sa sakayan ng bus, kanya-kanyang diskarte ang ilang biyahero. Ang ilan sa kanila kahit alas 8 pa ng umaga ang pasok, pumipila na ng alas 4 pa lang. Live mula sa EDSA Monumento, may unang balita, si Darlene Kay. Darlene! Maris, good morning. Mahaba na yung pila ng mga pasaherong sasakay ng EDSA Carousel dito sa Monumento. Itong nakikita nyo sa aking likuran, yan pa lang yung unahang bahagi ng pila. Natatakpan lang ng bus, pero kung susukatin, aabot na sa 7 bus na magkakasunod. Ganon kahaba yung pila ng mga pasahero sa mga oras na ito. Karaniwan na humahaba yung pila rito tuwing rush hour sa umaga, lalo na kapag Lunes, start of the work week at Biyernes. Kaya ang diskarte ng ibang pasahero umalis ng maaga para hindi na sumabay sa dami ng tao pagsapit ng alas 6 o alas 7 ng umaga. Kahit alas 8 pa ng umaga yung pasok nung ilan, alas 4 pa lang ng madaling araw bumabiyahe na sila. Mabilis namang napupuno yung mga bus at nakakaalis agad. Marami ring naka-standby rito. Mahigpit pa rin ipinatutupad ang health and safety protocols gaya ng pag-require ng face mask at shield, pati na ang physical distancing sa loob ng bus. Chine-check din ang body temperature ng mga pasahero bago sumakay at nilalagyan ng alcohol-based sanitizer ang kanilang kamay. Pero di pa rin talaga maiwasan na mayroong mga magpasaway. Unti-unti po nakapasunod na po yan. Kaya lang, yung iba talaga na hindi naman kadalasan sa mga sakay po, yung po ang medyo nagagalit pagka kasi hindi nila kabisado. Minsan may nagpipilit mga bata. Saka yung iba, hindi na ayos yung pagsuot ng face shield tsaka face mask. Paano ginagawa mo na lang pagkakit? Nagsasabihan ko po. Dito kasi nag-aantay pa kasi ng pasahero eh. Kaya? Medyo matagal. Kesa dati. Okay lang. Pero hindi naman... Maris, tuloy-tuloy pa yung pagdating ng mga pasahero ngayon. Kaya kung nakikita nyo, ganyan nakahaba yung pila at actually umabot na yan doon sa overpass dito sa EDSA Monumento. Sa mga nagtatakan, may nakikita naman kayong mga naka-standby na mga bus. Pero bakit ba humahaba yung pila dito? Hindi kasi pwede na sabay-sabay magsakay yung mga bus. Isa-isa lang pwede. Kaya kapag kaalis nung isang bus na napuno na, tsaka palang pwedeng magsakay yung kasunod na bus. At bukod dyan, syempre, naglalaan din ang oras para sa pag-check ng health and safety protocols gaya ng body temperature at chine-check din kung tama yung pagsusuot nila ng face mask at shield. Para naman sa lagay ng trapiko dito sa EDSA Monumento, maluwag pa naman at banayad pa sa parehong north at southbound lane. Yan ang unang balita. Darlene Kay, buong puso para sa Pilipino.